ata nangunguna. At ngayon, nasa MSC nila na sila against the Predator Orcas. The Apex Predator, mga Randy Orton. Ayan, no? Ganda naman ng screen natin. Si Ato. Napakapogik. Randy Orton ang pag-uusapan natin. Well, ang tawag nga sa kanila ng mga tao ay hindi won't go down without swinging hard. Oh. So may possibility na pwede silang lumaban. Ang law. Pero tingnan natin. Okay, makikita natin. Let's look at the picks and bans. Right now, you have the Lancelot, the Kaja, and the Clue. These are respect. Mukhang respect ano muna. Mukhang ginagawa ng Echo. Medyo mga... Ito yung mga tinatawag na lason bans. Mm-hmm. Lason bans ka muna. Kumbaga, tinetest mo muna kung ano yung pwedeng itupicks ng kalaban mo. Tapos ito, yung Clue, yung Kaja, yung Paramis. Ito yung pwedeng magpahirap sa lineup ng Echo. Lason bans. Tama. Dahil sabi nga namin, ang Team Evo or Team Laos ay new or fresh MSC. So ang pwede nilang gawin dito, well, double-edged sword is yung possible new strats, new identities to discover, but daming possibilities. So they're just being sure kung kumbaga... Ayun na. Well, mas sure ata ito kung 1-1 na recently. Sabi mo kanina, nasa patch notes. Oo. Tsaka favorite ni Benny yan. Favorite na favorite Jaan, ni Daddy Benny. Diyan, ni-nickname ni Benny ang si Baby Benny. Yan ang nickname ng baby niya, si Wanwan. Si Wanwan. Kaya favorite niya, sabi niya, ito na to eh. Wala nang isip ng ibang nickname na, kundi ito. Wanwan. Yeah. Favorite ni Benny yan, napapanood ko yan. Pag gani, kapag nagsistream siya, naka-on na kaagad yung first kill niya. Masisipa pa lang si Yawi. Nakahanda na eh. Nakahanda na agad. Iba-iba. Mm-hmm. Ang sagot mo sa 1-1, mga panghuli. Kailangan mo panghuli. Kung may 1-1, so kung panghuli yung pinag-uusapan, kanina lumalabas si Novari, ha? Kaso mostly sa ano siya eh, sa utility. So, Fredrin and Valentina pa rin yung binawi nila. So, sabi mo yung last one pick evasion. So, maybe ito yung sagot nila. Del Fredrin, naging ano dito kay Carl Tizzi. Oo, magandang pick. Maganda yung yung Fredrin kasi isa din sa mga counter sa 1-1, kailangan mabuhay ka dun sa ultimate. Yep. So kailangan nyo magpakunat. Kahit anong mangyari, kahit makalipad yung 1-1, pag makunat yung tinamaan niya ng ultimate, wala na siyang gagawin. So may sustain. Oo, sustain. Sustain is real. Sustain para is sa side ng Evo. So medyo naging maingit din sila kung anong approach. Pero yan na. Dragon. Uy. Ay, classic Echo to. Basic na basic pa sa all night. Purple. Oo, Echo na Echo eh. Mukhang na. Sabi ko pa naman kay Carl Tusok, kausap ko siya nung nag-basketball kami. Ano daw? Sabi ko, Carl, ito yung mga hero mo, ha? Ginanong ko. Siyempre, hindi ko na muna sasabihin. Ay, hindi, alam naman ang karamihan eh. Sabi ko, Carl, sabi ko sa'yo, pag binan yung Lance. Fredrin mo, mag-aakay ka lang eh. Sabi niya, oo nga eh. Sabi niya ganun. Sabi ko, Carl, ang basic naman, ginanong ko. Sabi niya, basic talaga kami, Kuya Manjin eh. Ganun, sabi ganun niya. Ganun lang? Oo, sabi niya, ganun talaga kami, basic kami. Kasi batak na batak kami. Tama yan, kasi kaya overthink mo yung mga bagay-bagay. Yung basic pa yung gumagana. Yung basic gumagana, tutin na mo, nag-champion. Sabi ko nga, Carl, parang mali. Kasi sabi ko, nauhulaan ko, basic yun eh. Tapos sabi niya, di basic talaga kami, Kuya Manjin eh. Gumanon siya, legit yun. Ang ganda na, ang ganda sagot nun. Ang ganda ng mentality na yun. Kahit itanong mo si Carl, sinabi niya yun. Ang ganda ng mentality. Ano? The Carl Tizzi, Carlito mentality. Basic talaga kami, tama ka naman. Kung basic talaga, gumagana. Gumagana, kasi kasi ka mag-overthink ka, baka yun pa yung pwedeng ano, madihado ka doon. Oo. So, possible yung akay kay Kuya Carl Tizzi kasi basic. Pwede, walang Lancelot, walang Lancelot Fredrin. Ito ah. Sanford ha, 100%. Or Karina kaya. Karina, pwede din. Maiba lang. Sustain din yung dalawang to eh. Method eh. Ayun, yung akay. Sabi ko sa'yo eh. Usapan na natin na, eh. Napanood din ng Team Evo eh. Binan nila yung akay. So anong hero ngayon ni Carlito? Wala. Diba? Si Kobe. Napanood na namin nakita yung niya. Carlito eh. Nakita nila. Komish, nakita rin. Oo, patiling, tinanggal na rin. Ayaw ko mag-link. Ayaw din nila. Wala pa kasing ano eh. Flex din kasi masyado din itong ano eh, yung Fredrin eh. Anong pick ngayon ni Carlito dito? Anong sagot? Kung pwede, well, Karina. Karina na lang eh. Karina pwede. Pwede rin. Ay, tinakaw pa yung Martis. Lancelot, well. Hoy, Chow na rin. Ayan na. Kayawi to ah. Eto na. Kayawi. Pero anong hero ni Carlito? Sabi ni Trevor, anong hero mo, Carl? Pwede. Well, Lancelot. No? Walang Lancelot, boss. Binan. Ewan ko lang. Barats? Barry, hindi. Barats. Pwede siya mag-sustain. Ay! Okay. Under basic lang. Basic. Sabi ni Carl. Basic lang. Hindi ko in-expect yun. Oo. Bane. Bane ni Carlito. Sabi ko na eh. May... So, bukod sa ano, sa Fredrin at Akai,
May Bane na. May Bane. Natagdag yung Bane. hindi naman sa land ng mga hero. Oh, sa tubig. Tubig na. Tubig mo na. Under the sea. Under the sea. Si ano to? Si Sebastian. Si Sebastian. Oo. Oh, nilabas na. Si Sebastian ni Carl. Kailangan na. Kailan pa niya last na ginamit? Baka-check ko nga yung stats matagal natin. Matagal na. Bane? Usually yung ginagamit niyan, mga nagdadash. Pero ngayon, gusto niya yung Calmalicious lang. Retri ko na to. Retri, ayun lang. Ay, may dinig. Ayun ano lang. Ano to ah? Parang ang daming pwedeng ma-disable. Parang umititin si Kuya. Parang... Ang ganda lineup ng ano, ng Law. Sagat ng Law ah. Ang ganda yung Digi kasi it negates the kick of the Cho, the setup of the Yuzong. Ang dami na nenegate. Pero kasi walang kabayas-bayas. Tingnan nyo naman ang audience prediction. All in, Philippines. Huwag na tayo maglokohan. 90 na. Klaro ha, 95%. 95%. Sa kabilang support na 5%, kung sino man kayo, salamat. Salamat, numbers don't lie. Pero matagal na yan. Tinitignan mo kailan niya ginamit yung Bane? Iniisip ko eh kasi... Napakatagal na. Dati naman hindi yan... Gina-jungle yan. Feeling ko mga around season 7 pa, season 8. Hindi ko na maalala eh. So kung pinag-usapan natin na yung Team Ivor, dating pwedeng tawag sa kanila Candy Comeback. So yung mga comeback din pala talaga, Carl Tizzy. Pwede. Tingnan natin yung Bane. Yung Bane can actually clear the waves, clear the objectives clearly. At bagay sa laruan ni Carlito yan ngayon. Yung Soak plus Retreat tayo. Ayan na oh, kita mo. Ginamit na si Sebastian. Tinulungan pa ni Sanji. Okay. Si Sanji, kalaban na si Aji. Oo. Naging G lang yun. Ito yung usualing papatan ngayon, ha? Si Valentina laban sa isang Eve. Si Sanji ngayon, men, sobrang commendable sa lahat ng mga player yan. Iba yung zone out na ginagawa. Tapos yung team fighting nila sa Echo. Oh, iba. Nagbabago din eh. Tapos, sabi nga ni Benting sa akin... Nung kinausap. Dami kong kinausap, no? Hindi kasi close ka kasi. Oo. Ganun talaga. Tinanong ko si Benting sa akin. Ano sabi ni Ben? Sabi ni Benting, si Sanji, malakas talaga yan. Sabi niya, magaling kasi yan si Sanji. Makipag 1v1. Mahilig siya doon. Yung mga ganong klaseng mga engagements. Oo. Kaya mahilig siya mga outdays. So kailangan mag-ingat ni Aji dito sa mid. Ayan na. Sumusugod na tuloy yung echo sa bottom lane. Umiinom na si Carlito ng orange. Oh. Ayan, Carl Tizzy. Pero tama ka doon kasi kung 1v1 ang pag-usapan, kailangan mo talaga lumamang sa isang Valentina. Oo, sa banda 101. Pero kasi, pinag-usapan natin is yung lineup ng Ibo, yung Digi can really make a difference sa laban na to. Masaktuan lang ni Nomnim yung time journey. Kasi yung damage output ng Ibo dito can last up until the late game. Eh. May Claude, may Valentina pa sila. So, very crucial yung time journey in this game. So, in the long run, ang pwedeng ni Echo is bawasan natin yung capability na makaabot sila doon. Oo, kailangan tapusin na nila agad doon. So, okay, unang turtle ngayon na gusto nilang kunin. Pero si ang magandang pwesto na ginagawa ni Oppo at ni Your Name, ha? Okay, classic Echo. Classic Echo na turtle priority ang kanilang gusto. Babanatan na si Your Name. At ayun, siniba siya ni Yawi. Pero sabi ng Echo, kunin na lang natin yung mga heroes. Si Carl ay mawawala habang si Oppo naman ang mapupuruan. Ni Sanji ni Sanpour. The San duo doing the work as Echo will take that 2-1 kill victory sa unang laban. Pinag-uusapan natin ang negation ng isang Digi or ni Nomnim kaso sa mismong setup na ginawa ng Evo, si Echo or baka ang pwestuhan ni Yawi ay hindi nakuha ng magandang setup si Aji. Doon pa lang, medyo nalugi sila kung sino sa paspatan nila doon sa gilid. Magaling talaga yung Echo pagdating sa... Meron kasi nga eh, meron na akong tawag sa galaw ng Echo kanina, sinasabi ko 'yun eh. Ano ba? Stun retry. Yung combo, no? Oo, kapag ano, pero ang ire-retry, yung objective, pag inistan yung retry holder ng kalaban, ayan na si Carl. Ay, tara mo, sa stun na ni San. Oh, 'di ba? Carl, hindi na kailangan ng stun. Hindi na, ginamit na lang yung Shark. Oh, Yawi. Okay, pulado ngayon si Aji. Babaratan ni Yawi. Magbaback muna ang Echo. Iba yung Echo ngayon. Knowing na si Carl Tizzy ay gumamit ng isang Bane. Kung zone out at team fight, ang dami nang bibigay na pwesto ni Sanji. Hindi makakuha ng magandang angulo dito si ano, ha? Si Oppor. Biruin mo, ano pa yan, ha? Martis. Oo, na may anti-CC. At saka ito yung maganda sa isang Bane, no? Mataas ang kanyang spam capability. Oo. Dahil sa Splash Island, sa Splash Damage, yung kanyang passive na nagsa-splash, it really gives Echo the opportunity to defend
the game, kalalo na kapag nag-push yung Evo. So, if ever, kailangan mapatay nila si Carl para makuha nila yung magandang push kasi Claude sila eh. Well, kung pag-uusapan natin yung push, kailangan nila malupit ang equipment dito. So, kung si Claude, well, sabi mo nga, medyo late game ang capability ngayon ng Evo. So, as far as, well, defensive, may steel like plates pa lang nakuha nila. More on a defensive passive ang ginagawa ngayon ng Evo against Echo. So, kung kailangan nila mag-clear ng lanes, kailangan sila pumili ng isang lane para doon ma-occupy ang Echo para yun ang i-clear. Tingnan natin kung ma-occupy ba sila. Unang tatamaan dito ang Diggy, Blazing Duet. Oy, White Crystal. Ay, Blazing Duet tuloy, Time's Journey. Time's Journey. The Blazing Duet pala si Biston, pero nice Time's Journey para maka-out ang Diggy. Out na rin si Biston. So Echo is taking control, driving this game sa early stages ng laban. Oh, Benecuti, sinubukan ko dito ng isa, pero down. Biston, nakuha din na sa ilalim ng Tori. Oh. Masyadong malalim Benny. Si Benny. Na masyadong malalim. Kinuha lang doon sa huli ni Yawi. Meanwhile, kung makikita mo ang Echo, still prioritizing the turtle. Isa to sa strength talaga ng Echo dahil objective ang lagi nilang gusto. Pero iba rin ang Sanji Yawi, taking down heroes slowly but surely sa laban na to. Tatlo ngayon ang nasa gitna, boy, si Carl. Dito na ang dragon. Sino tatamaan? See your name. Ganda na petrify ni Sanford. Mm-hmm. Hindi mo na nakani. Sinubukan niya kunin doon sa likod si ano eh. Si Benny, kaso hindi na naabot yung space. Yeah. Sa gilid. Pero ngayon, another free turtle for Echo. Hindi mo na pwede makalapit ng Evo. Nako, unti-unti nang mapupunta sa Echo. Unti-unti na nila. Kumbaga, kung sinasabi natin itong unang ulam ng Echo sa laban na to, tapos na yung appetizer. Ito yung possible na maging unang ano yun, no? Number one on the food chain. Oo. Na pwede gawin ni Echo. Kumbaga sa dish, main dish na tayo. Lamang na eh. 1.8 na eh. Sa ganitong lead na... Oo, na-serve na yung appetizer eh. Nakapag-pika-pika na eh. So, pwede ito maging dessert. Oo. Oh, Biston, no? Nag-blazing duet. Kaso walang alay na follow-up. Kulang pa yung damage. Kailangan pa mag-farm dito ng Evo. So, pwede na nating sabihin na nagiging one-sided yung first 5 minutes ng laro. Look at the gold lead. 1.7. Hindi rin naman ganun kalayo yung sa Marksman though, pero ang laking bagay nitong 1.7, especially na Echo ang laging nagdidikta ng laban. Kung basta may Demon Hunter Sword onto Claude or kay Biston, so they could rely on the damage pero not for long dahil kailangan ma-activate ang dalawa. Meanwhile, ang bottom line ang inaay ngayon ng Echo, malapit natin sila makuha ng isa, pero saan dito, low on mana, pwedeng makita to ni Biston na pwedeng kunin, Art of Thievery na lang muna ang gagamitin. So pinapalayo lang muna mga member ng Echo. Maasa lang muna. Sa late game investment, ang Evo, pinapatagal ang main dish. Kumbaga, na-serve yung appetizer ng maganda, pero yung main dish, ang tagal. Inaabot ng mga 40 minutes. Nag-appetizer pa lang si Evos. Hinaharangan siya ni Echo para makapunta sa breakfast. Nakapunta sa breakfast. Masyadong malayo eh. Pero okay lang, they're trying to balance it from 1.8 to 1.5k. So they're trying to eye for a push. Pero gusto lang makuha itong isa, I see... Sa top lane si Sanford. Kulang yung damage. Kulang yung damage pa ng Evo dito. Na kay Biston lang talaga ang bola in the damage department. At magmukhang magbaback pa si Biston dahil alam niyang nandun si Yawi. Libreng Torre na finally. Makakuha na ng first tower ang Echo. This will amplify the gold lead. Increase the gold lead, I mean, ng 2K. 2K ahead, naka-push. So, freely now, si Evo, pwede nilang i-contest tong turtle kaso kakailangan nilang mag-clear din sa baba. So, ngayon, dalawa lang ang naiiwan. Obviously, Echo takes another turtle. Mukhang hindi nakakayanin. Echo, sumubok dito ng initiation. Si Sanji kay Upper. At ganun-ganun lang, that is Sanji taking a solo kill. At eto na si Carl. Nagpapato na ng mga patubig. At umi-splash pa. Echo, now... We'll get the tower in the top. Still a good decision for Evo. So desperately, they're trying to look for a wave to clear. Kaso ang problema dito, binibigyan ng sakit ng ulo ang side ng Evo sa ginagawa ng Echo. Push sa taas, may kill dito. At sa kalamangan ni Sanji, ang sakit na ng poke na ng Void Crystals na ngayon. Tinan mo, ang daming lumalayo. Ayan, oh. Oo, 4-0 na si Sanji. Tama nga si Bentings. Iba nga si Sanji ngayon, men. Nung Grand Finals, ano na, ang galing niya din ng Grand Finals. Naalala mo yung dinudge niya yung mga skill ng Lancelot gamit yung Parsa. Ang galing nun. Ibang iwas. Iba yung... Oo, Parsa lang siya nun ha. Usually, Lancelot madaling mahuli yung Parsa pero siya nadadudge niya. With the 4-0-1, pwede mong sabihin na si Sanji ngayon yung
siya yung may killer instinct ngayon sa side ng Echo. Sa meta ngayon ha, siya ang feeling ko ang kailangan bantayan. Tignan mo yung galaw niya oh. Ang galing pumwesto. Na solo kill niya yung XP laner. Tapos mage siya. So pa... Pwede mong actually iwasan kung si Opera lang yung kalaban mo. Kaso yun, ang problema lang dito, yung hapdi ng poke ng isang Ibdo na kay Sanji pa. To, ang hirap iwasan, ang hirap makapwesto. Kasi si Adi, sinusubukan talaga ko yung ultimate ni Sanji. So, ang problem is, kung magamit na yun or ma-force out siya, walang pang setup yung Evo sa mga itong T5s. Mabibitin yung Evo. This time, makikita natin na para bang sa ginagawa ng Echo, ang laking relevancy ang nagagawa ng isang mage laner na kasing lupet ni Sanji. May sipa na gagawin si Yawi. But Aji will go for the counter at ayun, yun yung classic Echo. Yung mga ganun ikaw mo kasi magkaka-lord. Ikaw mo, bigla mo nalang bigla. Nangalahati, humapdi ang strike ng Echo doon. Clearly giving them a path para sa unang lord ng game na to. So right now, Evo could be desperately getting for the defense items. Pero si Your Name, sinusubukan ding kumuha ng magandang pwesto. Lord on half HP. Carl TZ, masisecure. But Sanford, Black Dragon for Manjin. Okay, Blazing Duet. Ito na yung totoo. Finally, makakuha si Your Name dito na maganda lord. Dapat si Sanji ay buhay pa rin. Habang maiiwan naman si Biston. At ayun, in-splash island ni Carl TZ. Sabay si Benny Cutie kung may creep walk. May onting void crystal. Sa gagawin Sanji, mag-comeback na this time ang Echo. Nakuha man ng Evo ang Lord. Nakuha naman ng Hero ang Echo. Sustain man nila ang laban na yun, but on point ang retribution ni Your Name. Ang nangyari lang dito, kakailangan nilang mag-double time, mag-push din sa baba. So the problem is also yung mid lane din ng side ng Evo. So with that way, sa items pa lang, it's more on the defense sustain dahil may Guardian Helmet na nga din si Your Name. But in terms of damage, ang makikita natin pwede maging present dito ay si Biston at si Opper. Oo, may damage output na si Biston dahil sa kanyang DHS plus Golden Staff combo. Pero kasi yung setup ng yung setup ng galaw ni Sanji yung namamayagpag dito. Kamunti ka na siya doon, bawal lang manggigil ata si na Opper. Kailangan nilang mahuli. Ang problem ng Evo, kailangan mahuli si Sanji. Pag buhay si Sanji, buhay ang Echo eh. Oo, buhay ang Echo. So, kailangan nilang makuha ng magandang angle. Either they can rely on Opper or we haven't seen Nomni masyado nag-utilize yung Times Journey din masyado eh. Tsaka 0-0-0 din yung Digi pala. Oo, yun nga. We were trying to actually emphasize. Kailangan yata lumapit tapos mag-give ng kill eh, no? Si Nomni, kailangan at least may ma-provide yung vision. Pwede. Kasi hindi siya namamatay eh. Either force out one from Echo dahil kailangan nila makuha si Sanji dahil meron sila Time's Journey, or well, kung passively, ang daming kinukuha ang angulo ni Yawin na nahihirapan sila makuha ng kumaga follow up from Evo. Oh my. Nomnim, this time, this Digi pick is really having a hard time to give space. But at least nandun yung Time's Journey. 12 minutes in this game. Ito na yung classic Echo lineup, but then again, may late game kasi on this Claude. So Echo needs to be wary para sa mga pwedeng mangyari at hindi rin basta makakapag-set up si Yawi. So hihinga muna ang Evo. Nakakapag-galaw pa naman ang Lao dito. Konti na lang ay makukuha nila yung full potential ng kanilang Claude. Well, speaking of full potential, Corrosion Sight is present. Ayan na nga, Yawi flicker and combo with the Jeet Kune Do. Carl TZ, nakuha na nga si Aji down on that initiation. As the Biston will clear out the waves. Si Nomnim ngayon, mapapagamit ba ng Time Journey? Hindi, nako. Nadadaan talaga ang Evo dito sa poke. Pero hirap ang Echo dito kasi kailangan ma-wipe out nila para makapag-push sila. The presence also ng late game can be respected din sa side ng mga Orcas. Although, yung positioning ni Nomnim, may hesitation din siya kung sinuunay na din sa side ng Echo eh. Pwedeng mauna nga niya si Yawi, kaso yung pwedeng maging ganti sa kanya dito, pwede din siyang ma-burst down. Patulad ito, may naliligaw sa taas. Si Nomnim, pinag-uusapan pa lang natin. But second order of the game is present for Echo. Another Echo Express. Sipa na naman, tatamaan dito si Your Name. Si Your Name ngayon ang mawawala. At finally, nag-pop, nakalipad si Benny Cutie. At ayun na nga, may kill participation na si Nomnim. Habang si Opper, kinikill participate din si Sanji. Hindi pa rin mauhuli talaga si Sanji Boy. Walang deaths ang dalawang Sansan duo now onto the side of Echo. Medyo makalat yung initiation ng Evo na yun. All over the place. And now, another free
Lord for Echo na pwede makapag-push. It's just Team Echo owning the micro mechanics ng laban na to na naliligaw ang Evo. Tama ka na nagiging makalat yung decision making ng Evo. Well, for me, hindi nila na-utilize ng tama yung Digi sa game. Hindi nakapag-spam yung Digi ng mga bombs. Yep. Siguro para mahuli si Benny, makalamang si Biston agad. And yung vision na sana napoprovide ng isang Digi, kulang. Kaya nakakagalaw ang Echo. So kung walang vision, wala rin information ang side ng Evo. Back on the instant replay, paano nga ba? Medyo all over the place ang ating Team Laos sa laban na to. But also the time, nakalipad si Bagyong Benny to also poke everybody going back to the base. So naging problema din dito kung sino una. And they tried to book on Sanji. Nasabi mo nga yung primary target ng Evo para nga matrim down ang damage output ng Orcas. Okay, real world manipulation coming up from Sanji. Time's journey to counter go, pero poke lang yon para makapag-push ang Echo. And now they will wait out for the Lord in the top lane. They will join this Lord dahil nakasabay ang, nakashove ang minions sa bottom lane. At mukhang ipupush pa nila yung mid lane. May gustong ulihin si Yawi dito. Naglabas na ng mga Sharkbait. Uaa! Sharkbait! Uaa! Ang side ng Echo. Babasagi na ba nila ang Torre? Pasok ngayon ang Dragon. Dragon, uaa naman this time para kay Sanford. Ikot para kay Biston pero kalahati agad ang buhay niya. Binabanatan lang ng mga cannons. That claw cannon, the splash damage output mura kay Carl Tizzy ang nagbibigay sa Echo ng opportunity to also push this mid lane. And Echo, slowly but surely, winning this game, trying to win this game right here, right now. Kaya ba nila mag-push ang bottom? Sipa naman mula kay Yawi. Tatlo ang wala sa side ng Evo. And Echo, at doon natapos ang main course. Echo wins. The killer Orcas takes their first point sa MSC. On a full note, confidence, the lead. Numbers, lumamang ang Orcas laban sa Team Evo. Ganda sana ng respect sa mga heroes ni Carl Tizzy dito. But then again, the numbers don't lie, stats don't lie. On paper, yung galaw eh, kulang eh. Experience, kulang. I could therefore say talaga na yung Digi pick sana magiging game changer doon. Yes. Pero walang ano eh, passive, like ultra passive si Nomnim. Hindi ko rin alam kung baka nabantayan lang talaga siya ni Yawi. Pero kasi hindi dapat, kumbaga sila yung nakakapag-vision dahil Digi sila, pero siguro dahil sa aggressiveness din ng Echo, hindi talaga maka-moves yung kanilang Digi. Iba yung confidence na pinakita din dito ni Yawi. And one thing also na nakita natin was hindi makakuha, well, at most in the early game, puro sinasabi natin angulo, ano nga pwedeng gawing pwesto ni Opper or ni Martis. But the real problem is they're lacking also the information na saan pwede manggaling si Yawi. Ang dami ding CC sa side ng ano, sa side ng Echo. Ang daming CC at ang dami ding opportunity ng Echo na open. Again, I think ang pwedeng puruan sana nila doon ay si Benny Cutie dahil si Biston hindi naman siya na-delay, hindi naman siya nagkakaroon ng deaths. Pero kasi bantay sarado siya ni Yawi na could have been better kung bantay sarado din ng Digi. Pero alamin natin sa ating analysis kung ano nga ba ang mas nangyari doon. Thank you so much OSX and Manjini sa napagandang laban natin na itong hayaan. At talagang classic Echo ang ating nakita doon na kung saan nanalo sila with the micro mechanics against Team Evo on at game number one. Actually, para sa laban na yun, isang player ang tumatak sa ating lahat kung saan na talagang siya ang pinaka nagpakitang gila sa ating laban. Walang iba kundi si Yawi. At nagamit niya, by the way, ang kanyang favorite hero na si Cho, kung saan ang kanyang KDA is for 07. Actually, for Yawi, napakaganda na ng kanyang naging performance in a way kasi there was a time wherein 6 minutes, it was actually Biston na lamang pagdating sa gold. Pero nagkaroon ng adjustment in terms of rotation ang side ng Echo kung saan binigyan nila ng space si Benny Cutie. So maaalala natin at pwede natin makita later on sa highlights na there was a time na si Benny
ay at 0-1-0 with the KDA. Pero dahil na rin doon sa sinabi nating rotation na binago ng side ng Echo, ay naging mas madali ang kanilang buhay. Pero sa highlights natin na dito sa ating game, again for Echo, they just played how they really play Mobile Legends Bang Bang in a way that they are aware kung ano yung strengths ng kanilang lineup. So teamfight participation for Yawi was 53%. Pero we have to comment talaga how Echo really played. Kasi remember, Sanji was around 4 kills, 0 deaths, and 7 assists. Kung saan, padulo na lang laban kung kailan nakita or kailan na shutdown ng Team Evo dito si Sanji. Again, for the side of Echo, 6 minutes, kulod ang lamang sa gold. Doon sa, because of the average spell na rin. Pero dahil doon sa prowess ng Sansan duo natin, the rest of the players of Echo, napakagandang mga Will the Dragon from Yawi ay naging madali para sa side ng Echo na mag-single target, and even at the last moment, kitang-kita yung sinasabi natin mga casters na hindi masyadong na-maximize yung pagkakaroon ng Digi doon sa lineup. Actually, kasi pag sinabi natin Digi, it is expected na may hirapan sana yung gold laner nung kalaban nila na team. Pero dahil ulit, madaming merong sumasalo or madaming moments kung saan nauuna ang side ng Echo na magbitaw ng mga skills, ay naging madali para sa kanila na i-zone out ang Evo. So, yung sinasabi nating nauuna ang side ng Echo, it's as if hindi sila nag-second thinking kung kailan nila gagamitin yung mga skills nila, dahil yung mga skills na ito ay kinakast na nila, ginagamit na nila prior the positioning of Evo. Kita natin dito sa ating items na talagang naging full item pa nga si Very Cutie dun sa ating laban with the Wind of Nature. If ever man na siya ang targetin dito ng mga players ng Team Evo, and look at the itemization of Yawi. Kinailangan lang niya dito na isang solid na physical na defense, magic defense, and went straight for the immortality para naman dito kay Sanji. Sobrang lagkit nung kanyang items na binild, kasi after the Ice Queen Wand, meron pa siyang Glowing Wand, and dumiretso ulit siya with the Winter Truncheon. So it's as if Echo is playing in a way na prepared sila if ever na meron matarget sa kanila from Team Evo, dahil diba, Wind of Nature, Winter Truncheon. Usually, pag lamang ka sa isang laban, ay hindi mo na-expect na mag-build ng Winter Truncheon, even na Wind of Nature ang isang player, dahil sila na nga ang lamang. Pero dahil this is Echo, and alam nila kung ano din ang strengths ng kanakalaban na team, naging ready sila doon sa ating laro. Wingman of the game with a total assist of 8 is Carl TZ. So, Carl TZ, 80%. Again, for Carl TZ, yung Bane, isa siya sa mga nakilala doon sa mga pagkakaroon ng maraming hero pagdating sa jungler role, kaya naman naging maganda din ang kanyang Bane usage. Echo Express, yung kalaban ng Team Evo. For Team Evo, potential ng kanyang lineup. Actually, there were din ang lamang doon sa mga team ng Echo na mas bilisan pa. Speak of mabilis, mukhang mabilis sa ating laban. So, is this gonna be a sweet